Blessed morning everyone! Kamusta na po kayo? Saan man po kayong dako ng bansa naroon? We worship the Lord and we thank the Lord for the opportunity na bago niyo po ako makakasama sa Si Jesus ay Kasama Daily Morning Devotion. Ako po si Pastor Edgar Quinzayas na makakasama niyo tuwing Lunes ng umaga. At this morning, our topic is Blessed to be a Blessing. Bago po tayo magsimula, hayaan po muna natin papurihan ang ating Panginoon sa awiting ito. Sa awitin po na ating narinig. Hallelujah! At sa umagang ito, samahan niyo po ako na manalangin upang dalin sa Panginoon ang ating pagbubulay. Aming Diyos, maraming salamat sa patuloy mong pangunguna at pagsama sa amin. Patuloy po namin tinataas ang iyong pangalan sa aming pong pag-aaral ng iyong mga salita. Ikaw po ang patuloy na mapapurihan. Ikaw po ang patuloy po namin maranasan. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Blessed to be a blessing. Ito po ay matatagpuan sa Genesis chapter 12, verse 1 and 2. Ito po yung call of Abraham. The Lord had said to Abraham, "Go from your country, your people, and your father's household to the land I will show you. I will make you into a great nation. I will bless you. I will make your name great, and you will be a blessing." Sa buwang ito, mga kapatid, ng Agosto ay pinagdiriwang po natin ang Stewardship Month at ito po ay may kinalaman sa ating pag-aaral at sa pagbungad ng ating talata po sa Genesis chapter 12. Sinabi po ng Panginoon kay Abraham, "Umalis ka sa iyong bansa, sa iyong bayan at sa iyong sambahayan ng iyong ama. Pumunta ka sa lupaing ituturo ko sa iyo. Pagpapalain kita," sabi ng Diyos kay Abraham, "at ikaw ay magiging isang pagpapala sa lahat ng mga tao sa lupa ay pagpapalain sa pamamagitan mo." Kaya mga kapatid, ang pagpapala po ng Diyos kay Abraham ay ang unang hakbang ng isang mas malaking plano ng Diyos para iabot ang pagpapalang ito sa pamamagitan ni Abraham para sa lahat ng mga tao
think in the first place about what is the statement says to us regarding to God's intention. The fuller expression of God's promise point to His greater plan for the world. At mga kapatid, dahil po dito, ibinukod ng Diyos si Abraham bilang isang unang hakbang na kung saan ano ang tinutukoy ng Diyos. Isang plano ng kaligtasan na sumasaklaw sa mundo. Church, so this is the promise show us God's heart. It reveals that God's love has always been for the world and His plan has always offered salvation to all the world's people. Maging sa ating pamumuhay na patuloy na pagbubuhos ng pagpapala ng Diyos sa ating mga buhay upang tayo po'y maging pagpapala at daluyan ng Diyos ng pagpapala sa iba. According to 2 Corinthians chapter 9 verse 8, "And God is able to make all grace abound you, so that having all sufficiency in all things at all times, you may abound in every good work." As we do our morning devotion today, mga kapatid, we study the importance of God places in our gladness, cheerfulness, and joy as His children, and especially His love for the generous and cheerful giver. And now, mga kapatid, we come to the verse 8, which give context to support the verse 6 and 7, when we decide in our hearts to give bountifully, cheerfully, with thoughts of being blessing the recipient, we can be sure it is not for us, but for God working for His grace in us. Kaya mga anak ng Diyos, sa umagang ito, ang pananampalatayang pinamana ng ating ninunong si Abraham, ang pananampalatayang nakatigil, kundi naglalakbay at nakikipagsapalar. Hindi lang ito nakatigil, mga kapatid. Kaya dito ang pananampalatayang meron pong tapang, meron pagbibigay ng buhay ng pagsunod sa Diyos sa kabila ng walang katiyakan. Totoo nga naman, walang katiyakan nung panahon ngayon si Abraham. Minsan masarap pong isipin na manatili na lang tayo sa ating pong comfort zone, sa ating pong nakasanayan, mga kapatid. At nakalakihan natin, subalit hindi po ito maaari makarating sa tagumpay na nais po ng Diyos sa atin kung mararanasan natin ang magiging matapang na kung saan nais ng Diyos na patuloy tayong sumunod, maglakbay, at iwan ang komportabling nakasanayan natin. Kaya mga kapatid, we need to get out in our comfort zone. Ang tunay na pananampalataya ay tinuturo ng Diyos, ay ito po'y minana, ay pananampalatayang nagbibigay sa atin na kung saan humahayo, humahakbang, at hindi po natatakot. Inuulit ko po, hindi po natatakot na maglakbay o suungin ang mga hamon ng buhay na meron pong pagsunod sa plano ng Diyos. Alam niyo mga kapatid, hindi po madali ang tumindig sa sariling paa. Ngunit ito po ay mabuting bagay. Kaya dito mga kapatid, ito po ang hamon ng Diyos kay Abraham at mabuti naman, ito po ay tinanggap ni Abraham ang hamon ng Panginoon. Minsan marami mga tao ang takot na sumugod o tumugon sa panawagan ng Diyos. Totoo po, hindi po ito madali mga anak ng Diyos. Ngunit ito po ay mabuting bagay kung hinahanap natin ang tamang direksyon at kahulugan ng ating buhay. Kaya mga anak ng Diyos, sa umagang ito, tinuturo ng Diyos kung saan patutungo si Abraham bago ang lugar na kanyang patutunguan, ngunit siya ay nagtiwala sa Panginoon. Makikita po natin yung kanyang buong pagtitiwala sa Panginoon. Ang pagtitiwala sa Diyos, mga kapatid, ay makagagawa lamang ng mga taong nakahandang sumusunod sa Diyos. Kaya dito makikita po natin, si Abraham po ay sumunod sa Diyos at nagtiwala sa Panginoon. Mga kapatid, isang bagay na kung saan sa ating buhay nandoon dapat yung pagtitiwala. Mas alam po ng Diyos ang makakabuti para sa atin. Alam niyo mga kapatid, hindi po tayo dadali ng Diyos sa lugar ng kalagayan na makakasira sa atin. Kaya dito, ang panawagan ng Diyos para sa lahat ay tungo sa higit na sagana at makahulugan na buhay. Tayo ay patuloy niyang pagpapalain, gagawin pagpapala. Kaya ang aking panalangin kung papaano naging matagumpay si Abraham, hindi dahil sa kanyang sariling gawa, kundi sa dahil sa gawa ng Diyos sa kanyang buhay. Siya po ay pinagpala ng Diyos, ngunit hindi po dito nagtatapos ang kanyang tagumpay. Ang lundo ng tagumpay ay hindi po sa pagtanggap ng pagpapala,
kundi sa kanyang pagpapala sa iba na kanyang binabahagi. Kaya muli ang pangako ng Diyos sa Genesis chapter 12 verse 2. Ulitin po natin. Pararamihin ko ang inyong mga anak, apo, at gagawin ko silang isang malaking bansa. Pagpapalain kita at gagawin kong dakila ang inyong pangalan. Ikaw ay magiging pagpapala sa marami. Mga kapatid, nais ko pong makita natin, nais ko pong patuloy tayong magtagumpay sa tulong ng Diyos. Patuloy na sumunod sa nais ng Diyos. Patuloy pong magtiwala sa Panginoon. Hindi lamang po yon sa ating patuloy na pagtitiwala naway maging pagpapala po tayo sa iba. Blessed for a purpose. For every person, he has a purpose. And that purpose is ultimately that you might become a blessing to others. Church, and this may challenge and question to each and every one of us this morning. Are we living in the purpose of God? Are we operating in the plan He designed for our life? Are you giving to others as you have blessed yourself? Church, this is my prayer. Wherever you go, be a blessing. With whomever you meet, become a blessing. Whatever you put your hand to be a blessing. You have be a blessing, a blessed for a purpose. Church, ang aking panalangin katulad po ng buhay ni Abraham. Siya po ay sumunod sa Panginoon. Siya po ay nagtiwala sa Panginoon. Mga bagay na kung saan hindi pa po niya alam kung ano yung mangyayaring direksyon sa kanya. Pero siya po ay nagtiwala, sumunod sa nais ng Diyos. Siya po ay naging pagpapala. Siya po ay pinagpala upang maging pagpapala sa iba. Sa umagang ito, mga kapatid, samahan niyo po ako na manalangin. Idulog sa Panginoon ang ating buhay. Nawa po ang ating buhay maging isang pagpapala sa bawat pagkakataon na ginagawa ng Diyos. Tayo po ay manalangin. Hallelujah. We worship you, Lord, and we exalt your name. Heavenly Father, we thank you and we exalt your name, Lord God. Salamat, Panginoon, sa isang napakagandang umaga na kung saan, Ama, nakasama ka namin. Salamat, Lord, sa paalala mo sa amin na kami po ay pinagpala mo upang maging pagpapala sa iba. Salamat, Lord, sa buhay ni Abraham, sa kanyang pagsunod, sa kanyang pagtitiwala, sa kanyang patuloy, Panginoon, na pagsunod sa iyo. Purihin ka, Panginoon. Ang aming panalangin katulad po ng aming pong pag-aaral sa umagang ito. Patuloy po, ilagak mo sa amin mga puso, Lord, yung totoong pagtitiwala. Alam namin, Lord, maraming pagsubok, maraming mga sitwasyon, maraming mga bagay na hindi inaasahan. Minsan, Lord, malabo. Minsan, Lord, hindi pa namin nakikita. Pero, Lord, nakita po namin yung magandang halimbawa ni Abraham. Kung papaano siya nagtiwala, siya'y pinagpala mo. Kaya, Lord, ang kanyang buhay, ang kanyang pamilya, ang kanyang mga next generation ay naging pagpapala. Maging sa aming panahon ngayon. Purihin ka, Lord, sa umagang ito. Maging sa aking mga kapatid, pagpalain mo po ang kanilang buhay. Meron po silang mga prayer request. Meron po silang mga panalangin sa iyo, Panginoon, mga pagsamo. Ang aking panalangin, Lord, kung sila po ay pinanghihinaan ng loob, nalulungkot, nalulupaypay, ipaalala mo sa kanila, Lord, na we are so much blessed, Lord, sa bawat araw ng aming buhay. At ang aking prayers, Lord, patuloy po niyang maranasan, Panginoon, kung sino siya bilang iyong anak at kung ano po yung ginagawa mo sa kanyang, ipaalala mo siya sa kanya, Panginoon, bilang iyong anak, Panginoon, na siya po ay patuloy mong pinagpapala upang maging pagpapala sa iba. Purihin ka, Lord, sa napakagandang umagang ito, sa aming pagbubukas ng gawain na ito. Patuloy, Panginoon, na kayo po'y mangusap at manguna sa amin. Lord, aking pong tinataas sa iyo ang bawat kahilingan, ang bawat panalangin ng iyong mga anak, saan man sila naroon. Purihin ka, Lord, sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Muli mga kapatid, maraming salamat sa iyong pagsama, sa ating pag-aaral sa umagang ito, si Jesus sa ikasama, Daily Morning Devotion. And shout out po sa lahat po ng may mga kaarawan. Purihin po ang Panginoon. Hallelujah! Woo! Praise the Lord! Happy birthday po sa inyong lahat. Dalangin ko po na patuloy po kayong pagpalain ng Diyos sa inyong mga buhay. Ang kasaganahan ng Panginoon ay patuloy niyo po maranasan. At ang bawat taon na lumilipas sa isang pagpapala, purihin po ang Panginoon. Ngayon din po ay kaarawan po ng aking wife, si Sister Grace. At sa lahat ng may mga birthday, purihin po ang Panginoon ng aking panalangin. Patuloy po magamit ng Diyos ang inyong mga buhay. Again, mga kapatid, sa umagang ito,
See you next Monday and every day. If kayo po ay na-bless dito po sa ating po morning devotion, feel free po to share or tag with your friends, mga kapatid. And don't forget to subscribe the Knox UMC PH. And please hit the notification bell and get notified when we post new videos. Glory to God. Hallelujah. Ito po ang inyong lingkod, kamanggagawa at kaibigan, Pastor Edgar Quinzayas, na laging nagsasabing, hindi po tayo iiwan, pababayaan ng ating minamahal at dakilang Diyos. Amen. God bless po!